fairness, very pigmented. Sa totoo lang, nag-expect ako ng medyo bongga na packaging kasi nga, 349 pesos po para sa akin medyo may kakaiba sa packaging. Guys, yung bago ng Colourette, which is the Easy Matte All Day Velvet Lipstick. So, ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. So, akala ko saba, pero slim type pala itong lipstick na to. Sa totoo lang, guys, this is my first time na mag-try ng Colourette product. As in, ito yung kauna-unahang product from Colourette na magkakaroon ako dito sa aking vanity area. Kasi isa sa reason kung bakit din hindi ako masyadong kumukuha ng mga Colourette products is because medyo namamahalan ako. Sa totoo lang, yun lang, to be honest lang, medyo namamahalan ako sa presyo nila. So ngayon, makakapag-try na ako nitong bagong lipstick ng Colourette. And this is retail for 345 pesos, tama ba? 349 pesos, roughly 350 na siya. So yun, para sa akin kasi kapag 250 and above na yung lipstick, mahal na para sa akin yun. Kaya yun, hindi ako talaga masyadong fan ng mga lipstick na medyo mataas na yung presyo. Pero nagkaroon kasi ako ng 190 pesos na points sa SHOPEE. Yung points sa SHOPEE. Kaya napabili ako nito, guys. Ayan. Simulan ko muna sa packaging, of course. Ayan yung packaging niya, guys. Slim type lang talaga siya. Ayan, kung makikita nyo. Tapos yan yung itsura niya. Ayan. Ayan, nandiyan yung information. Tapos yan. Tapos, dito sa pinaka-top is yung kanyang shade, which is the bop. The bop. Which is bop, yung kanyang shade. So, ayan. Ito yung napili kong shade kasi feeling ko ito yung shade na wala pa ko nito sa aking collection. Kaya, ito yung na-try ko. So, basahin ko lang muna yung nakalagay dito sa box, guys. So, ayan. One swipe is all you need, babe. Our Easy Matte will hug your lips with a smooth finish, with a smooth matte finish that's never drying. Weightless but highly pigmented, one swipe delivers extreme color payoff, available in 8 universally flattering shades for every skin tone, perfect for your everyday hassle. Matte made easy. So, ayan, 8 shades yung available ng kanilang Easy Matte Velvet Lipstick. So, open na natin, guys. Ito na yung kanyang packaging. It's a simple black na packaging. Tapos may nakalagay lang dyan na Colourette. Sobrang simple. Tapos sa ilalim is yung shade. So, this is a 4 grams of product, 24 months upon using yung kanyang expiration, and this is a cruelty-free product. So, ayan, yung itsura niya. Usually, 4 grams naman, kaya lang, dito sa packaging niya, medyo, nag-expect lang ako ng konti na mas bongga sana. So, ayan. Pero, ayan, yung kanyang itsura, simple lang. So, open na natin. Medyo tight yung kanyang takip, and ayan yung itsura nitong lipstick na to. So, ayan, guys. Ayan, tingnan natin kung gano'n siya kadami. Huwag ka magputol, please. Ayan, ganyan siya kadami, guys. Yung 349 pesos, yan yung makukuha mong lipstick. Ayan, yan yung itsura niya. Medyo makintab siya, oh. So, ayan. Okay, so bigyan ko na kayo ng swatch nitong lipstick na to. So, again, this is in the shade Bop. So, ito yung kanyang itsura. Ayan yung itsura niya, guys. Or, ayan yung shade ng top. So, ayan. So, yung color niya is may pagka-reddish na may pink undertone. So, yun yung kanyang shade. And, hindi naman siya ganun ka-vibrant. Feeling ko naman, okay naman siya. And, ito kasi wala pa akong ganitong shade sa lipstick ko. Kaya, ito rin yung trinay ko. So, itry na natin siya sa ating lips. Tingnan natin kung babagay siya sa akin. Well, sana bumagay. Para hindi naman sayang, no? So, ayan. Try na natin. Uy, wala akong nilagay sa lips ko, guys, ha? Fairness, very pigmented. Sa camera, guys, sobrang bright niya. Pero in person, hindi naman, okay? So, tuloy ko ba? So, ayan yung itsura niya, guys, sa aking lips. Sa totoo lang, sa camera, parang ang bright-bright niya. Pero in person, okay lang naman siya. As in, maganda siya in person.
And sobrang pigmented niya, guys. Promise. Isang swipe lang, tapos iganon mo lang. Okay na siya. Pero ako, nilagyan ko yung buong lips ko kasi para makita ko talaga yung talagang color niya. So, ayan yung itsura niya. And so far, maganda siya. In fairness naman sa kanya. Final thoughts about this lipstick. Of course, you know the drill. Although wala siyang piniklaim na waterproof, transfer proof, ipu-food test natin siya, guys. Ito, kakainin ko is yung cake. Ito ako yung nag-bake nito, guys, ha. So, ayan. So, kakain tayo ng cake and of course, iinom tayo ng tubig para lang matest natin kung may stain bang may iwan itong lipstick na to sa lips mo kapag kumain ka and uminom ka ng tubig. So, let's go. Let's eat, guys. So, ayan. Ito yung favorite part ko kapag nag-review ko ng lipstick. Eh. So, ayan. So, may transfer siya sa fork. Ayan. So far, okay pa naman. So, let's eat. See, wala na yun nasa inner part. Ito na lang yung natira. Diyan na lang. Tingnan ko lang kung pag ginanon ko, eh, okay siya. Tingnan ko lang. Ayaw. Ayaw niya, guys. So may naiiwan siyang stain, pero dito lang, sa pinaka-lining ng lips mo. Pero yung inner, wala na talaga. As in, wala. So, kailangan mo siyang mag-retouch. So, mag-retouch tayo kasi ang pangit naman tignan kung kakayaan ko siyang ganyan. Ayun, oh. So, ang pangit tignan kapag hindi ko siya ni-retouch, kaya mag-retouch tayo, guys. So, ayan. So, now, let's move on na dito sa aking final thoughts about this Easy Matte All Day Velvet Lipstick. So, first of all, yung price niya, to be honest, namamahalan ako, guys. Kasi, yun nga, medyo kuripo talaga ako pagdating sa presyo ko ng mga lipstick. But, 250 pataas na, for me, mahal na yun. Kaya, siguro isa din sa reason but hindi ako nagkakaroon ng different products from Colourette. Kasi, alam ko, medyo pricey yung fresh, yung products nila. Ewan ko lang, ha, sa akin lang yun, guys, ha. Para sa akin, ha. Hindi ko sinasabing para sa lahat. Para sa akin, namamahalan ako sa 349 pesos. Okay? So, yun lang yun. Now, let's move on naman dito sa packaging niya. So, yung packaging niya kasi, sobrang simple lang. As in, tingnan nyo. Simpleng black lang. Yan. Tapos, slim type siya. Tapos, yung box niya, sobrang simple lang din. So, sa totoo lang, nag-expect ako ng medyo bongga na packaging. Kasi nga, 349 pesos. So, para sa akin, medyo may kakaiba sa packaging. Ngayon, simple lang yung packaging niya. Hindi ko alam kung talagang ganito yung style ng packaging ng Colourette since this is my first time na makapag-try ng Colourette products. So, ayan. Kiniklaim naman nila na smooth matte finish. Totoo yun. Sobrang smooth niya sa lips and matte finish nga siya. May transfer. Siyempre, hindi naman niya claim na transfer proof. Pero, once na nag-set na siya, nagiging matte na talaga siya. Never drying, yes. Hindi siya drying sa lips. May moisturizing effect siya. Weightless but highly pigmented. Yes, it's very pigmented. Pero hindi siya super duper weightless kasi ramdam ko na merong nakalagay sa lips ko. Okay, so ayan. And then, one swipe delivers extreme color payoff. Yes, that's true. Totoo yung sinasabi nila na one swipe lang, okay na yung lips mo, as in, makukover na niya yung lips mo. Pero kung gusto mong i-build up yung color niya, mas magiging intense pa yung color niya. Isa pa, guys, kapag kumain ka, kailangan mong mag-retouch or kailangan mong dalhin yung lipstick mo if ever
aalis kayo, kakain kayo sa labas, and ito yung ginamit mo, dalin mo, okay? Dalin mo, sis, kasi kapag after mo kumain, hindi pwedeng hindi ka mag-retouch kasi hindi maganda tignan. As in, ang naiiwan lang kasi yung line nung mismong lips mo, yung inner part, as in, nabubura talaga siya. So, you have to bring your lipstick para mag-retouch. Hindi katulad nito, guys, itong detail lipstick ng mga vloggers. Nung pinutest ko siya, hindi na ako nag-retouch kasi ginanong ko lang siya. Gayto, ginanong ko lang siya, bumalik na siya sa dati niyang itsura. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa. So, ito kailangan mag-retouch. Ito, hindi na kailangan mag-retouch pa. So, ayun. Pero, so far, okay naman siya. And, nagustuhan ko yung color nito. Ang ganda ng color niya. Again, sa camera lang siya, mukhang bright. Pero, in person, maganda siya, guys. Nakaka-fresh siya. And, bongga din naman yung color niya. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, I hope na makapag-subscribe na kayo. And if you like this kind of video, please give me a thumbs up. And if you want me to do anything pa dito sa akin channel, comment down below. And click the bell button para updated kapag may bago akong upload na video. So that's it. Stay at home. Pray hard, guys. And don't ever forget that God is so good all the time. See ya!